Well, second vlog for the day. Ito yung tinatawag na disposable income and fixed and variable expenses. So, ano to? Yung disposable income is yung ating take-home pay. Okay? Bawas na yung ating income tax at saka yung ating SSS contribution. Depende kung saan tayong bracket nakalagay sa SSS. At yung tax naman natin, siyempre depende sa sweldo. May bracket din yun. So, kung mas malaki sweldo, mas malaki income tax. So, yung nauuwi natin, yun yung common na kaltas eh. Diba yun yung common? So, yun yung disposable income. So, yung disposable income na yun, pwede pa yun, depende kung meron tayong pagkakautang sa company. Minsan, kung meron pa tayo ibang salary deduction. Yeah? Kasi kung may salary deduction tayo na i-incur, so mababawasan yung ating disposable income. So yun yung disposable income, yung take home pay. So yung disposable income, yun naman ang ginagamit natin na pambayad ng ating mga expenses. Okay, lalo na yung operating expenses natin. Say for instance, utilities natin. Tubig, kuryente, telepono. Yung kuryente at tubig, ano yan? Hindi yan fixed, variable yan. Every month, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ang fixed lang is yung internet kasi may plan. May plan kayo. Bawa, 1.6 per month o 1.8 per month, mga ganun. Plus tax, o ibig sabihin, fixed. Yun lang ang babayaran nyo. Kung meron kayong kagaya dito sa amin, cable, yun yung fixed. Kasi may plan yun. May definite na bayad. Yun yung fixed na fixed expenses. Kumbaga, definite na yung babayaran nyo. Okay? Pag variable, itong buwan na to, iba. Then sa susunod na buwan, iba. So, yun yung variable expenses. Di ba? Yun ang inaano natin sa inyo. Yung operating expenses can be classified into two. May variable at saka fixed. E paano kung disposable income ng tao o yung kanyang take-home pay is kulang, lalo na ngayon may pandemic. O, di ba? Yun yung hindi naaabot ng ano. Kaya minsan, yung mga tao, ang internet connection hindi naman ganun kabilis. Di ba? Kumbaga yung internet nila, basta meron na silang internet. Yung pinakamura. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Pag pinakamura yung internet mo, hindi ka makakapag-zoom. Ang mga gamit mo lang, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Wala kang zoom. Okay? Karamihan ng tao, walang zoom. Pwera na lang kung ang anak nila ay nag-aaral sa private school na may zoom at gumagamit na kagaya ng ginagamit sa St. Francis Cosmology. Kasi yung mga parents noon, malalaki sweldo. Lahat na nag-aaral sa St. Francis, ngayon, ang mga parents, may mga stable na trabaho. Iba nga nasa abroad pa. Paano yung wala? Di ba? So yun na yung pinapaliwanag ko sa inyo, yung ibig sabihin ng disposable income, yung fixed expenses at saka variable expenses. Classification ng operating expenses meaning utilities. So sige, yun lang.